pag-usapan na natin yung topic natin. Naku naman. Muling nanindigan ng pambansang pulisya na walang naging paglabag sa pagsagip sa mga batang lumad sa Cebu City. Habang nananawagan naman ang mga magulang na mapanagot ang mga kumuha at nagdala sa kanila mga anak sa lugar. May ulat si Bea Bernardo. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang mangyari ang operasyong ito sa isang Bakwit School sa University of San Carlos sa Cebu City. 19 na minor de edad na lumad ang sinasabing na-rescue ng pulisya sa operasyon. Kasama sa mga nasagip ang anak ni Inang Gum. Kwento niya, 12 taong gulang ang kanyang anak nang nawalay sa kanya. 12 taong gulang, ilan yon? 12. 12 years old. 2 taon na daw na hindi niya nakikita ang anak na ngayon ay 14 na taong gulang na. O, 2 taon na. 2 taon na dinukot ang kanyang anak. Sabi nung ano ha, nanay, hindi ako nagsabi. Hindi yun din yung pulis ang nagsabi, yung nanay. Hoy, Mikey Romero, makinig ka sa nanay. Mas magaling ka pa sa nanay niya. Mikey Romero, ano na to? Pero masakit para sa kanya na sa muling pagkikita nila ng anak, tila malayo ang loob nito sa kanya. Waro. Tingnan mo, 2 taon ang ninakaw ng mga sino man yan, mga rebelde na yan, dun sa buhay ng bata. Ngayon, hindi na masyadong kilala yung nanay nila. Tas kong Mike Romero, gusto mo pang tulungan? Hindi nga, ako hindi ako nag-ano ha. Yung mother ang nagsasabi, yung nanay, na ngayon gusto mo pang tulungan. Bigyan pa ng abogado yung gusto niya managot. Gusto niya kasing managot yung mga kumuha sa anak nila eh. Eh bibigyan pa ng abogado daw ni Congressman Mikey Romero. Ano ito? May tawag ko dyan si Brad Ely. Kayo nalang magsulat dyan. Ayoko nang sabihin. Waran ko kay kaso ni ko anak may maro at okay daw yung relationship nila with the kids mo bago daw umalis ako. Masakit ya ako sumsama nanay. Ko mag ko ka anak na ikaso, kuno ko, ko kanami, kuno glongod. Ang tanging hiling na lamang ng mga magulang ay mapanagot sa batas ang mga kumuha sa kanilang anak. Ngayong araw, personal na binisita ni PNP Chief Police General de Bolsinas ang mga magulang. Tingnan mo ha. Siguro kung nagsalita yung mga teacher, lalabas yan sa lahat ng mga mainstream media. Eh dahil nagsalita yung nanay, sa PTV 4 lang nilabas. O, kita nyo na mga animal kayo. May tawag sa inyo si Brad Ely. Gulang at estudyanteng lumad sa headquarters ng Police Regional Office 7. Ngayon, they are undergoing stress debriefing by the DSWD of Cebu City and Davao. Yan na, pinuntaan pa mismo ni Sinas yung mga bata para siguraduhin na they're okay. Pati magulang pinuntahan ni Sinas. Pero pag nagkamali si Sinas, kaliwat kanan ang balita ninyo mga hindot. Pwede ko bang sabihin hindot? Sige na, isang beses lang. Isang beses ko lang. Huwag na nga lang. Saka kasama dyan ang mga social workers. Hindi, alam mo yon. Ako sabi ko nga eh, pag may mali yung tao, sige punahin natin. Pinunan natin si Sinas eh. Diba sabi ko, nagkamali siya nun, nagsorry siya. O di okay na. O. Ngayon, eto, maganda yung ginagawa ng tao. Personal niyang pinupunta. Di bakit din yung purihin, mga animal kayo? Kayo talaga, ayoko tawagin silang mga hindot. Baka naman sabihin nila, inaano ko sila. Psychologist natin to assess the children and the parents itself. Nakapag-swab test na ang mga bata at magulang at hinihintay na lamang na matapos ang pagproseso. Tingnan mo ang babata, oh. Congressman Mike Romero, anong nasa isip mo? Yung totoo, Mikey Romero, bakit ka umi-epal dyan? Bakit nyo pinoproteksyonan? Ikaw ba napag-utusan lang ni Speaker Velasco? Bakit nyo pinoproteksyonan yung mga dumukot sa bata? Ako na, hindi pa ako nanay ha? Hindi pa rin ako tatay pero ako yung nasasaktan? Dukuting gaya yung anak ninyo. Tapos sabihin ng ibang congressman, magpo-provide kami ng abogado doon sa dumukot. Matutuwa ka, Congressman Mikey? Yung totoo, sino nag-utos sa'yo na mag-proteksyonan yung mga yan?
Nakakabuisit eh. Sa kanilang travel documents para makauwi sa Davao del Norte. Nanindigan naman si Sina sa operasyong ginawa ng kanyang mga tauhan. Ito ay sa gitna ng mausaping masyadong naging marahas ang mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. If there is, private po sila. Alam mo, ito lang ha. PNP Chief Sinas. Tandaan nyo yung pangalan ni Mikey Romero ha. Yun lang, sa akin, tandaan nyo lang. Wala mo ko sinabi, bakit ba? Tandaan! Memorize it. Pag yan ang hingi ng tulong sa inyong kapulisan, aba, alam nyo na. Ha? Tulungan nyo, yun lang. Wala ko sinabi, sabi ko tulungan nila. Then they may submit their complaint to the proper forum and we will answer it accordingly. Dumistansya naman si Sina sa panawagan ng ilang mambabatas na sibakin sa pwesto ang mga pulis na nagkasala ng operasyon. Magsasagawa rin ng investigasyon ang pulisya upang malaman ang posibleng pananagutan ng universidad kung saan nakita ang mga batang lupa. Kasi ito ang ito eh. I don't think, honestly ah, I don't think na gumalaw yung pulis nang walang court order. Sa tingin ko lang ah, hindi naman nung siguro sila gagalaw at bigla nilang pupunta. Ah, wala, trip lang namin puntaan at kunin sila. Okay lang kayo. Siyempre, nagreklamo yung pulis, yung mga magulang. Gumawa sila ng court order, tsaka nila kinuha.